So, ano nga ba'y pinagkaiba ng dalawa? Siyempre po, yung spelling ng pangalan. Wala na tayong ito kasing si, ano, grabe, napakalago eh. Sobrang lush. Ito ang aking sindaho niya. Ayan. Tapos, ayun, medyo mal... Para siyang, ano eh, ampalaya. Huwag kang ampalaya. Shadow kang bitter. Ngayon naman, kung papipiliin ako sa dalawa, ang pipiliin ko ay... Welcome po sa akin channel. And it's versus time once again. And today, pagkukumparahin natin ang dalawang nagdadandahang Monstera. At parehas ko silang paborito. Si Monstera Peru at Monstera Pinati Partita. Pero bago yan, kung bago ka sa akin channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, like ang video na to, at i-share mo na rin. Kasi sabi nga, sharing is caring. And sana po, don't skip ads din kasi parang pagkain lang po yan. Ayaw natin nalilipasan ng gutom, so don't skip meals. So okay, tara. Simulan natin ang comparison. Yun, no? Ayan na ang ating mga nagagandahang mga Monstera. Pero bago po pala ako magsimula, sabihin ko lang po, lahat po ng sasabihin ko dito ay base lang po sa sarili kong observation sa aking mga halaman. Okay? So, simulan na natin. So, syempre, magsisimula tayo sa similarities ng dalawa. By the way, ito pala si Peru, napunta sa kanan, at si Pinati Partita nasa kaliwa, okay? Ano nga ba yung similarities ng dalawa? May mga ilan-ilan pong similarities. Syempre, unang-una po yung bumps o yung mga umbok-umbok o kulubot. Si Peru, ayan, obviously, kitang-kita niya naman na. Ayan o, lalo na yung anino, ayan o, yung kulubot niya. Tapos si Pinati Partita o si Tita, ayan din o, competitive. May mga kulukulubot din po, okay? And parehas din po sila na vining or gumagapang. So, ito kasing si, ano, grabe, napakalago eh. Sobrang lush. Itong aking si Peru, wala pa siyang vine hanggang ngayon, wala pang usbong. Pero itong si Pinati, ayan, makikita niya, napakahaba na po ng vine, ayan. So, vining po yan. And gumagapang po yan pataas. Yan, sa mga puno, sa wall, ganyan. Vertically po, yan, gumagapang yan. Okay? And syempre, nagbabain sila parehas. Parehas din po silang nawawalan minsan ng dahon. Eh, tulad nito, example, yan. Oh. Pagkahaba-haba po ng vine, yan. Pero, madaming walang dahon. Yung mga node, oh. Walang dahon. Tapos, bigla ulit magkakadown somewhere. Yan, dalawa. O, tapos, ito, wala na naman. Kasi nga po, wala silang makita pang suitable na gagapangan na vertical. Kaya po ganyan. Okay? So I think tapos na tayo sa similarities nila. So dumako naman po tayo sa differences. So ano nga ba'y pinagkaiba ng dalawa? Siyempre po yung spelling ng pangalan. Wala na tayong magagawa doon kasi magkaiba po talaga sila. Pero bukod po sa spelling ng pangalan, ano pa pinagkaiba ng dalawa? Well, medyo madami-dami po. O, so isa-isahin na natin. Yung similarities nila, well, yun din po ang isa sa differences nila. Yung mga bumps or yung umbok-umbok or bukol-bukol. Unahin natin kay Peru. Huwakan ko na para mas malapit. Ayan. Si Peru po, sa observation ko, mas malalalim yung mga umbok-umbok niya or bumps. Mas malalalim. Diba? Para siyang ano eh, ampalaya. Huwag kang ampalaya. Shadow kang bitter. Tapos, napansin ko din po, mas matigas yung dahon niya. Parang medyo, parang papel din eh. Ganun. Oh, matigas po yung dahon niya. Well, siguro po, kaya matigas yung dahon niya dahil po doon sa mga umbok-umbok nga or bumps. Pag mas malalim po kasi yung mga bumps or umbok-umbok, may tendency po na mas parang nagiging sturdy o matatag yung dahon. O kahit sa ibang, actually pa kahit sa ibang bagay eh. Pag po malalalim yung mga umbok, parang matigas yung bagay na yan. Halimbawa, kita nyo yung tray ng itlog, di ba? Di ba parang papel yun, pero umbok-umbok siya. Tama, di ba pag hinawakan nyo para siyang ano, matigas, stable. Kasi sa mga umbok-umbok yun, pag mas lumalalim, mas parang nagiging matigas siya or matatag, okay? Ngayon naman, si Pinati, medyo mabababaw po yung ano niyan, umbok niyan. Pero, kitang-kita pa din naman po. Ayan, lalo na pag naliliwanagan. Pero, mas mababaw lang. Tapos, ayun, medyo malambot yung dahon niya. Okay? Ang sumunod naman pong pinagkaiba nila is yung shape at size ng mga dahon. Kita niyo naman si Peru. Ayan, yung shape niya is parang... Ano ba? Punggok? Ganon, aray ko. Parang medyo punggok, tas malapad yung dahon. Tapos, yung dulo niya, sakto lang yung pagka matulis ba. Hindi masyadong ano, tulis na tulis.
Ngayon namang si Pinati, obviously, yung dahon niya mas pahaba, di ba? Mas pahaba, tapos mas tulis yung dulo ng dahon, o patulis. Pagtabihin natin yung dalawa. Di ba? Mas tulis yung dahon ni Pinati Partita. Pero medyo ano lang, medyo parang ano ba, hindi naman pabilog yung dulo, pero hindi ganong katulis. Yan. May tawag dun sa English, nakalimutan ko. Anyway, ayan, di ba? So, kitang-kita niyo yung difference. O, tapos si Pero, kita niyo rin na mas maliit po yung dahon niya. Siguro kung lalaki man ang dahon ni mag-mature ng konti, pero sa tingin ko mas malaki pa din yung dahon po ng mga Pinati Partita. And one more thing, ang Pero kahit po mag-mature na yan, kasi to may juvenile pa yan eh. Kahit po mas mag-mature pa siya, lumaki dahon, hindi po nagbabago yung itsura ng dahon niya. Ganyan pa din, lumalaki lang ng konti. Wherein si Pinati Partita po, ito is juvenile pa lang. Ngayon po, pag ito po ay nag-mature, nagbabago itsura ng dahon niya. Mas lumalaki, talagang mas malaki dito, way bigger kumbaga. And then, nagkakaroon po ng mga splits yung dahon. Parang kagaya po siya ng mga tibatib or yung dragon tail. Nagkaka-split-split po yung mga dahon niya. I-google nyo na lang po. Search nyo yung mature form ng mga Pinati Partita. Okay? And lastly, sa pinagkaiba ng dalawa, yung pong petioles or tangkay. So, si Peru, unahin natin. Ayan, makikita nyo, maigsi po yung tangkay nila. Ayan. Ayan, diba? Kahit po medyo lumaki na to at mag-mature ng konti, medyo maigsi pa rin yung dahon nila. Kukompare mo dun sa length ba, kumbaga, ng dahon. Ayan, mas maigsi talaga siya. Ngayon, si Pinati Partita, ayan, kitang-kita. Kitang-kita si Pinati Partita. Mas mahaba po yung mga tangkay. Ayan, oh, di ba? Hindi po comparable kay Peru. Talagang halos kasing haba po nung dahon. Ayan, bawa yung dahon. Halos kasing haba yung tangkay. O baka minsan mas mahaba pa yung tangkay ng dahon niya. Diba? So, ayan. Kitang-kita niyo pinagkaibang dalawa pag pinagtabi niyo sa haba ng tangkay. So, I think that's all po sa similarities and differences nung dalawa. Ngayon naman, kung papipiliin ako sa dalawa, ang pipiliin ko ay... pareho. Parehas kasi ng pipiliin kasi yung dahil nga doon sa similarities nila at sa differences din nila. Kumbaga, parang makikurious ka sa kanilang dalawa. Nakakatawa po sila kung parehas kang meron para na-obserbahan mo silang parehas. Nakikita mo kung ano yung pinagkaiba at pinagkamukha nila, okay? Pero bago po tayo pala magtapos, konting shoutout po muna. Hi Kina, Gardening Perth, Western Australia, Nuraisa Apidol, Nani Gina Halamanan, Dream Life and Garden, Quincy Daily Life, Bicolano Warainon, Brad Venjo TV, Belen Guico TV, Auvana, Mama Donna TV, The Singing Plant Mudra, Lola's Living, Nitz Garden, Dramatic Living, Pots and Succulents, Silveron Rohena, Talk Guest Corner, Ogniros Garden, Inday Lang, and Giancarlo Dakis. So that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ito, i-click mo na ang like button, mag-subscribe at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Again, thank you for watching and God bless!